Vince, ipanglilikod mo lagi itong plant na to. Yan, yung plant na yan. Nagre-record ako, Mi. Vince, itong plant na to, sa likod ng position. Yan, makikita mo naman yung position. Nasa likod siya. Ito yung card niya. Sa gitna, yung aqua. Sa unahan yung isang plant. Yung damage plant. Yan. Okay? Tapos, ganito lang yung gameplay. Panoorin mo para may matutunan ka rin. Then, bago ka mag-start, i-check mo lagi yung, bago ka tumira, lagi mo i-check yung cards ng kalaban. I-click mo lang yung aksi ng kalaban, makikita mo yung cards niya. Yan. Pag nakita mo lagi na may vegetable bite, o yung steal, one energy from your opponent, yan. Ibig sabihin, pwede ka niya magawa ng energy. So, ang gagawin mo, katulad ng ginawa ko, tinira ko kagad yung tatlong energy para tumira man siya ng steel, hindi ako maagawan. Okay? Huwag ka lagi magtitira ng energy. Basta pag napatay mo na yung plant, yan, pwede ka na mag-save ng energy mo. Babasahin mo rin yung mga cards, yung combination niya. Katulad nito, Beans. Ang combination nitong single combat, guaranteed critical strike when combo. Ibig sabihin, pag meron siyang dalawang kasamang card, ititira mo tong isang card na to, single combat, himbawa, tapos may kasama siyang tail slap, o kaya angry lamb, o aquaponic. Basta may dalawang kasama o tatlo, automatic critical siya. Pero pag dalawang cards lang itinira mo with single combat, hindi siya magkikritical. Yan, tingnan mo to. Yan, may kasama siyang dalawang single combat plus gain energy. Matic critical kasi yun. Yan, nakita mo critical. Tapos isa pang critical. May steal. Ayan. So, pwedeng ganyan yung combo mo. Depende sa'yo kung paano mo lalaroin. Tapos makikita mo, dito, ito yung chance mo na matalo siya. Kasi, nag-iisa na yung aqua. Ang maganda sa card mo, meron kang steal energy, may heal ka, may crit ka, may carrot hammer ka. O yung sa shield. Pag na-destroy yung carrot mo, halimbawa tiniram yung carrot, na-destroy yung shield, automatic mag-gain siya ng energy. So, tingnan mo to. Yan, na-break yung shield, nag-gain siya ng energy. Ito, mag-automatic critical ulit siya. So dito, ginamitan ko na siya ng heal para, kasi sigurado dalawang cards lang yung matitira niya. Hindi kayang patayin ng dalawang cards yung aqua mo, ay yung plant mo, dahil mayroon siyang shield na 88. So, tingnan mo to. So dahil hindi niya na break, hindi niya na patay yung plant, makikita mo naman yung damage ng attack niya, 110 tsaka 110. Itong one time na to, may attack plus yan. So, meaning, yung pangalawang attack niya, medyo malakas yung damage. Pero, hindi pa rin kaya patayin yung plan. Kaya, tingnan mo to. Naglagay ako ng dalawang heal para balik yung kanyang life. Then, saka katitira ulit ng carrot with steel energy. So, ito na yung chance mo. Patayin yung aqua niya. Kasi meron kang natitirang dalawang energy. So, apat na yung total niya. Pwede mo na siyang mapatay.
tingnan mo rin yung mga attack power nila. Kung kaya ba ng life mo, life ng plan mo, o hindi. Patay na yan, gawa ng nag-surrender na. Pero kung totoo siya, wala na siyang laban. Nag-surrender na lang siya. So, laging combination yan. Carrot, steel, tsaka heal. Pagka lalo na pagka one-on-one na, walang laban sa iyo yung aqua. Kayang-kaya mong paipanalo yung beans. Pag-aralan mo lang, bago mo tira, basahin mo yung cards. Yung effect niya. Then, tingnan mo yung HP mo. Then, titingnan mo yung mga cards niya. Tingnan mo yung damage. Ito yung damage. Halimbawa, tapos bibilangin mo yung energy niya. Sa unang round, tatlong energy. Pangalawang round, puro dalawa ng dalawa, dalawa lagi ang binibigay na energy. Kaya, pwede kang magbilang ng energy ng kalaban. Para matansya mo kung ilang cards yung pwede niyang itira. Sa pag-position, Beans, ganito pag-position. Punta ka sa team, create ka ng team, new team, create new team. Yan. Pili ka lang. Halimbawa, ito, sample. Ganito pag-position, i-click mo lang yung isang axis, then click mo dun sa bilog. Yan, ganyan lang pag-position. So, ito yung magandang position mo ha, yung ganyan. Plant, aqua, plant. Lagay ka lang ng pangalan, kung anong gusto mo ilagay na pangalan, bahala ka na. Okay? Tapos, pagka nakalagin ka na, click mo lang yung axis, click mo tong sync. Para po lumabas yung ano yung axi mo. So yun, pagka may tanong ka, PM ka lang, message ka lang sa akin. Tapos maraming mga tutorial sa YouTube, pwede ka manood.